pili ko lang. Meron pa ako dito ng ano, jacket to. Diba? Pang ano pa yan? Action star. Yes, kumpanyero. Saan ba tayo ngayon papunta? Sakto-sakto. Sakto-sakto-sakto. Tulog. Kawawa naman. Tulog. Ayoko magkape. Tulang, material lang sa'yo. Magkakape na naman si anong init-init. Ganda na yun. Kung nag-stay siguro ako dito noon, malamang napabili rin ako ng ganitong mga. Ang tagal ko rin dati na sumama dito mga kapalalik sa Bawamangka. Nandito pa ako nag-i-stay. Pero ang problema sa akin, hindi ko pa na-experience na bumiyahe mag-isa na ako lang. Baka uwi nyo lang. Ay, mga kumari ko. Mga kumari mo? Yes. Model number one. Naalala ko dati, meron akong kaklase mga kapanalig, no? Ang lakas niya talaga mangopia. Ito si Ann naman, kung saan siya pupunta, tapos pag napagsarahan, ay, hello JJ! Muntik na rin kaming madali ng kidlat kasi noong mga panahon na yun, nasa likod lang yung kidlat na. Tulog pa rin hanggang ngayon si Idol, kaya tamang daldal lang talaga ako dito ngayon mga kapanalig habang nakatitig dun sa dagat. Nakakatuwa lang din. Kinikwento ko lang yung mga experience ko nung naano ko sa pangingisda. Gigising kayo ng madaling araw. Alauna, ganyan, alas dos. At mamaya. Ano pangalan? Anong? Mel J. Mel G pala yung love. Ay! Ay! Simula ng magbulita kasama si Nui TV. Hello mga kapanalig. So, nandito nga lang ako sa loob ng bahay ni Idol, no? Kaso nga lang, yung kakatapos ko lang mag-edit at hindi rin ako mapakali dito. Parang gusto ko pa rin na merong ginagawa at gusto ko pa rin mag-vlog. Dahil wala naman akong ganong nararamdaman sa sarili ko at hindi naman tayo masyadong magpapagod dito sa gagawin ko, eh gagawin ko na to. Ililigpit ko na yung mga ibang gamit ko dito kasi sayang naman yung pagkakataon mga kapanalig na nandyan yung van. Para maidala ko na lahat ng gamit ko dito sa, I mean yung mga naiwan kong gamit dito sa bahay dati para may ano na, maidala ko na doon sa Kalaka. Kaya tara na, hindi naman tayo magpapawis, hindi naman tayo magpapersa. So okay lang naman siguro kahit medyo mataas yung dugo at nasa aircon naman tayo para lang meron ako magawa. Hindi rin naman ako makatulog basta-basta dahil nga mas gusto ko mag-vlog ngayon. Tara. Nagtataka si Idol, may gamit ka pa ba dito? Sabi niyang gano'n. yung ibang kawan kasi dito, eh akin pa din to mga kapanalig. No? Ewan ko lang kung yung ibang gamit ko nandito pa. Eto wala nang laman eh. Eh dito kaya. Ito akin pa to eh. Ito mga ibang gamit. Tara, para kahit nandito lang ako sa loob, meron tayong ginagawa at nakakakwentuhan ko kayo. Iaano ko na siya, ilalagay ko sa isang lalagyan para kung sakaling umayos na yung pakiramdam ni Idol, eh ano na lang, isang bit-bita na lang. Nandiyan naman si JR at si sino ba? Kautoy para makatulong natin sa pagbuhat. Nandito pa rin yung meron na pala akong ano? Meron na pala akong ganito na charcoal sa painting katulad kila Idol. So dadalhin ko na to. Oh, JD Art, shoutout sa'yo. Dadalhin ko na to para mailagay ko naman doon sa kampanalig sa bahay. Dami ko pang gamit dito talaga eh. Hindi ko pa nadadala lahat. Kaya ito na ang pagkakataon para madala. Dati papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga gamit ko dito. Nung mga nakaraan kasi hindi ko talaga kaya dalhin dahil nakamotor nga lang ako. At hindi talaga kakasya sa motor. So, gagawin ko na lang basahan yung iba dito. Or ipapamigay.
Dahil hindi ko na rin naman gagamitin. Yung mga importante lang. You know, ito yung mga lumang short ko na paborito ko noon eh. Na sinusuot. Ngayon, tingnan natin yung mga mapipili ko pa. Ibigay ko na lang yung iba kay ano? Kay RJ kung gusto niya. Para, ano ba? JR ba RJ? Nalilito na ako. Ito kay Budang to eh. Ito yung nag-swimming kami dito. Ito yung suot-suot niya, naiwan. Ang kay Budang yan. Ito naman, yung ginamit namin sa kasiguran nung unang punta ko. Kung napanood niyo sa vlog ni Idol. Yung tawag dito, yung tumutunog pag ahampasin ka. Daming damit. Tatanong ko si Anos. Kaso nga lang uwi pala ng probinsya yun. Baka hindi niya rin mabit-bit tong mga to. Siyo, pwedeng bigyan ng mga gamit. Ang dami ko pang gamit dito, as in. Kung may mga jacket pa ako dito. Importante rin ang jacket dahil malamig sa lugar ko. Ano ba to? May sapatos pa ako dito. Wala na rin. Sira na rin yung mga sapatos dahil nabakbak na. Mamaya kabustahin natin sa Idol pero hindi na natin kukulutin. Baka yung masama nga pakiramdam. Daming damit dito. Pamigay ko na lang halos lahat to. May mga ano pa dito. Yan, mga t-shirt. Short, white. Yung iba kasi dito mga ano lang din eh. Galing sa package na hindi naman sa akin cash yung ano. Yung pinaka short. Ito sayang, nabutas lang oh. Kinain na ng anay. Tawag dyan, ng bokbok. Sayang, hindi na pakinabangan. Pwede ko naman iwan din dito, gawin na lang ano. Bahala na si Idol kung anong trip niya gawin. Pero may mga magaganda pa kasi. Tapos bahala na siya sa iba. Ito may mga pantalon pa dito. Hindi naman sa akin ano. Hindi na ako gaanong maano sa maong ngayon eh. Dati talagang hirap na hirap ako mamili ng maong mga kapalarig o pantalon. Kahit nasa mall ako, kailangan siguro maaga pa lang nandun ako kasi for sure kung umaga ako nagsimula, tanghali na ako matatapos. Kung tanghali na ako nagsimula, hapon na ako matatapos niyan mamili ng pantalon para sa akin mga kapanalig. Dahil nga maliit lang yung aking pang yung lower body ko, naghahanap ako ng ano yung sakto ba na hindi masagwa tignan. Eh ngayon, nakakita na tayo ng mas trip kong mga isuot katulad niyan ng binibili ko sa Decathlon na pang-adventure na pantalon na masarap partneran ng sapatos at damit pang taas. Kaya ayun na yung lagi kong sinusuot. Hindi ko na trip talaga yung mga ganitong maong. Gamit pa pala dito mga gamit na ano. Iwan ko na lang din yung iba kung pwedeng gawing basahan. Ayan, pwede nating mga ito. Yung mga short. Ito, maganda pa tong short na to. Ito dadalhin ko kasi mahilig nga ako magdoble. Mga kapanalig pag nag-short ako nagpapantalon. Para medyo may daya naman. Magkaroon tayo ng konting puwet. Ganun na diskarte ng iba eh. Natutunan ko lang din yan. Oop! Oh, may mga pantalon pa pala dito. Ito maganda pa to ah. Kaso parang ano siya. Tawag dito. Heated. Heated masyado. Tawagin natin si RJ mamaya. Madala niya kaya pa uwi to lahat? Tingnan natin ah. Wala na rin naman. Okay, mga lumang damit ko, pahit ko pa nun, no? Ito, pitid pa sa akin nun ito. Eh ngayon, ewan ko na lang. Baka sa braso ko lang, hindi na magkasya. Tanging gaganda. Bibigay ko na lang kay Kautol yung ano yung ibang pantalon kasi malamang magugustuhan niya yung mga pantalon yan. Pipiliin ko na lang. Ito, ano ba ito? Ito, parang akin ba ito? Nasuot ko na ba ito? Ah, ito yung hinahanap kong ano eh, pantalong ko noon pa eh. Matatak na ito. Daily jeans 34.
Ah, akin yan. Lahat naman to akin, kaso nga lang pinipili ko lang. Oh, meron pa ako dito ng ano, jacket to. Hmm. Diba? Pang ano pa yan, action star. O mga jacket, pang action star. Ito yung mga trip ni Coco Martin eh, mga FPJ, mga Formid Channel, ganyan. Sabi. Ano pa? Wala na? Puro jacket. Wala na din naman. Yan. O, puro ano na lang pa eh. Pwedeng basahan na lang. Wala na. Pero dadaling ko na rin para mapagpilian, mapagpilian ko sino yung may gusto. No? Kaya gusto nyo? Kaso puro luma na to. Pero pwede pa. Yan. Meron pa ako nandun eh. Sa ilalim na ito, mga kapanalig. Netong TV. So kailangan tanggalin muna natin. Para mapagsama-sama ko na dito, mabuhat, mabuhat na lang isa-isa. At doon na piliin ni Utol sa kampanali. Pwede, pwede, di ba? Meron pa tayong isang box dito. Na-check ko na rin ito nung nakaraan. Hindi ko lang talaga nadala. Oh, oh, akin pa rin yan. Yo! Akin pa rin ito. Pero ito, hindi ko alam kung kanino to. Excuse me, natching na ako. Alikabok. Hindi akin to. Nalagay na lang dito yan. Ito, hindi rin akin to. Naisama na lang dito. Ito, hindi rin akin ito. Ito, mga to, akin yan. Katulad nito. Yung lagayan ng laptop ni Budang. Ba't nandyan yan? Nadala ko ata. Yan. Ang dami pa eh. Yan o. Oh. Isang motor. Parang nagkalkal eh, no? Ano, mga balikbayan box. Ay, mga long sleeve. Yan. Akin yan. Para magamit na rin natin yung iba doon sa kampanalig. Ito, may bagba dito. Kung ano nung laman yan. Akin yan. May ano ba? Akin din to eh. Tawag dito. Yung parang Americana style. Tingnan ko, baka magamit ko pa to sa mga susunod na panahon o kaya sa mga costume. Ang magagamit ko pa to. Kunyari mga meron tayong mga short film na gagawin, di ba? Mm. Yes, kumpanyero. Saan ba tayo ngayon papunta? Sakto-sakto. Mm. Sakto-sakto sa akin, no. Oh. Para akong mag-opisina. Oh yeah. Ayan ang pormahan ng mga high blood, oh. Pormahan ng mga high blood. Ayan. Wala na naman eh. Yan lang naman yung mga gamit ko dyan. Tapos wala na iba. Pagsama-samahin na lang natin sa isang box. Para isang buwan na lang. Tara, tulungan nyo ako. Ano pa dito, mga punda. Ayan. Wala na rin naman yung iba. Puro mga ano na lang, kumot. Ganyan. Pero akin din yan eh. Pati na yung brief ko. Tagal na dito. No guard na siya. No guard na siya. Ang bango ah. No guard na. Baba. Ano mga short yung luma o mga brief. Yan. Wala na. Yun na lang naman. Pipiliin ko lang siya ng maayos para mabitbit na lang isahan. Natapos na ako mga kapanalig. Bali, dalawang box yung dadaling ko. Yon at saka yon. Bukas na natin yan na bibit-bitin pag umuwi ako. Dahil tapos na akong tingnan yung mga gamit ko, mga kapanalig. Lalabas muna ako. Hindi ako tatagal dito sa loob ng ano. Nang walang ginagawa eh.
Sa pakiramdam ko ng sarili ko, ayos naman. Wala namang problema. Kaya labas muna ako. Labas muna tayo. Tulog. Kawawa naman. Tulog. Tulog pa si Idol, nagpapahinga. Tayo dito muna tayo. Hello, oh. Bibi. Ito sama mo dyan. Wala ka rin? Edit ako. Ano, nag-edit ka? Oh, nainip ako sa loob. Ito muna ako sa kubo. Oo. Ayaw ko magkape. Ito lang, serya lang sa'yo. Magkakape na naman si anong init-init. Ano sa'yo? Serya? Ano chichirya? Gusto mo? Napaisip ako, ayoko na ng chichirya. Ano? Springs? Ito ako sa'yo. Sito na lang. Sito. Salamat. Grabe ng init-init, magkakape ka. Bigyan tayo ni Jer na ano. Sito tsaka tinapay. Sarap sana gumalaga lang, init. Ang sarap na sito. Bigyan pa tayo Jer ng tinapay. Mmm. Tulog pa si Idol. Wow, sarap. Time check lang mga kapanalig. Ang oras natin ay 4:23 na. Nakita ko lang yung mixer dito. Ito yung mixer na sinasabi sa comment dati nung ginagawa yung bahay ko, nahiraming ko raw. Ano, dadalin dito. Ah, kukunin dito tapos dadalin doon sa kampanalig. Medyo mahirap mangyari yon. Pero sa bagay, noong mga panahon na ginagawa to, isipin nyo paano naiakyat nila Tatay Tatsuki sa first floor. Sa second floor yung pinaka mixer, no? Tapos third floor naiakyat pa ata sa fourth floor. Grabe talagang galing na diskarte nila Tatay Tatsuki kung paano gagawin yon. Nung ginawa naman yung bahay ko, hindi naman kailangan ng mixer kasi maliit lang naman. Kaya naman ng ano yung manpower. Kaya yun, hindi na natin ano yan, hiniram. Kayang-kaya ng haluin, no, ng tao. Medyo hindi na mainit ngayon. Okay na. Hindi katulad kanina, kaya lumabas-labas na tayo. Tsaka okay naman ang pakiramdam ko. Ewan ko lang si Idol, kamustahin natin mamaya kung ano na ang nangyayari sa kanya. Pero tulog pa siya kanina na doon, nakadapa eh. Gusto ko nga sana patungan eh. Kasi baka lalong sumama yung pakiramdam. Baka lalo sumama yung pakiramdam niya. Ganda na ito. Kung nagstay siguro ako dito noon, malamang napabili rin ako ng ganitong motor. Kasi bagay sa akin eh, tsaka abot na abot ng paa ko. Ang problema ko lang talaga dito, nasabi ko naman yung tuhod ko, hindi na ako pwede sa mga lubak-lubak. Dahil syempre itong motor na to, mabigat din. So pag ako sumemplang, syempre kailangan ano mo yung paa mo, aalalayan mo. Baka mamaya bumigay, hindi natin masabi ang mga pangyayari. Pero ganda-ganda ako sa motor na to. Kasi talaga pang train to eh, pang mga lubak-lubak, pang putik-putik. Ito masakit ibiyahe din. Kaso nga lang, konti lang madadala mong gamit dito. Pwede mo lagyan siya ng box dito sa likod. Ay, hindi pala, hindi rin pala pwede. Pwede yung dito sa gilid. Lalagyan mo. Pero kung isa-setup siguro, pwede malagyan ng box yan sa pinakalikod. Sino ba may mga ganyan? Si Gabugoy, si Idol. Sino ba may mga ganyan motor? Yung panalo nito? Oo. Si Gabungot meron din, dinala na doon. Oo, oh, yan. Nasa ano ata yan eh, 150,000 something o 160. Pero sa ngayon, hindi ko muna ipofocus yung motor. Nung muntik na akong mag ano, travel vlog na talagang seseryosohin ko na, muntik na ako bumili ng ADB. Kaso nga lang naisip ko na hindi pa practical sa ngayon kasi mas marami pa akong inuuna. Pag okay na lang din. Tsaka tayo magpapalit ng motor. Ang tagal ko rin dati na sumama dito mga kapanalig sa pamamangka. Doon dito pa ako nag-i-stay. Pero ang problema sa akin, hindi ko pa na-experience na bumiyahe mag-isa na ako lang. Natuto kong magsindi ng makina ng ano, ng bangka. Ah, hello! Up here. Ayan, no? May tropa tayo. Natuto kong magsindi ng makina o magbuhay.
Ang kaso nga lang, hindi ko na-experience na ako mismo yung mag-isa na magda-drive. Na-experience ko pala kasi may kasama nga pala ako. Nung bumiyahe kami nila Consuelando doon sa malayo, ako yung nagtitimon ba tawag doon? Kahit malakas yung alon eh, kayang-kaya. Nagkaroon ako na sariling bangga, pero hindi ako naging eksperto sa pangingisda, mga kapanalig, no. Ibenta ko rin. Pagkakaalam ko, siniknik yung nakabili nung aking bangka. Maganda yun. Dahil Honda yung pinakamakina niya. Tapos, yung pinakabangka niya. Ano ba yun? Bao ba tawag yun sa ano? Baol? Oo, maganda. Hi, saan ka na naman galing? Kaka-uwi nyo lang? Oo. Oh, kaya pala, kala ko galing ka sa ano eh, sa playground. Oo. Oh. Kaka-uwi nyo lang? Ay, mga kumari ko. Mga kumari mo? Yes. Hi. Model number one, ano? Ah, mga Mars mo pala yan. Yes. Pakilala isa-isa mga Marcy. Ito. Ito si Laila, si Bino. Ito si Ayan, ito si Daniela, ito si Maria. Ah, si Maria. Ito si BJ. Ikaw ang president. Oh, wow. Kakawin, anong oras ba uwihan nyo? Ano, mga sarili ng president, vice president, secretary. Ah. Tapos ito ay PIO. Ah. Oh, okay, alalali mo. Treasurer. Tiga bigay. This is my favorite muse. Ah, muse siya. Oh, yun ah. Ayos na, mag-aaral kayo mabuti. Oh, sige. Pagkatapos nila sa school, okay yung maglaro-laro para na-refresh na may utak nila. Dito kasi sa province, talagang ang pasok dito umaga hanggang hapon. So, pagdating nila, oh, buti may time pa sila maglaro. Kasi yung iba, sobrang daming assignment, sobrang daming pinapagawa. Kaya minsan, pag-uwi ng mga bata, puro assignment na lang ginagawa, wala nang time sa paglalaro, di ba? Eh syempre ang bata kailangan syempre makapaglaro din 'yan. Dahil part ng kabataan na ma-experience nila 'yung mga ganyang bagay, hindi lang puro pag-aaral, di ba? Masyadong masusubsob naman sa pag-aaral pag puro ganun. Kaya sa Manila, half day lang talaga mga ano doon. Pasok dahil sobrang dami kang estudyante. Hindi katulad dito. Maganda rin naman 'yan, sobrang natutukan 'yung mga bata sa pag-aaral. Kahit ano, yung anak ko rin eh. Ang pasok nila alas 7 na umaga. Ang uwian nila alas 3 ata ng hapon. Ganun din ako nung ano eh, nung bata ako, masipag ako mag-aral. Lalo na nung nagkaroon ako ng crush. Aba, hindi mo talaga iindahin yung antok sa madaling araw kahit pang umaga ako. Gigising at gigising ka talaga at maliligo, magsisipilyo, magplansya ng damit. Gusto mo, poging-pogi ka. Tapos yung ano, katabi ko pa yung crush ko nun. Nakuwento na rin naman sa inyo yun, di ba? Kaya... Ang love talaga at crush, part 'yan ng ano eh, ng kabataan habang lumalaki. Isa rin 'yan sa isang kasangkapan para sipagin ka sa pag-aaral. Magkakaroon ka ng inspirasyon, diyan ka unang ma-inlove at unang masasaktan. Kumbaga sa high school diyan hinuhubog eh. Yung ano, sa elementary ayos lang, pero sa high school diyan ka talaga uhubugin ng panahon. At diyan mo ma-experience. Sabi nga nila, ang high school ang pinaka the best part ng pag-aaral. Pagdating na kasi ng college, ano na yan eh, seryoso na rin yan. Kasi ayun na yung kailangan tapusin mo para maging maganda yung kinabukasan, di ba? Magkaroon ng magandang trabaho. Pag sa high school, medyo pabanjing-banjing lang din naman eh. High school talaga pinaka the best sa akin. Sabagay, hindi rin naman ako nakapag-college ng dire-diretso. Hanggang first year college lang ako. Pero kung mag-serve lang tayo, survey lang tayo kung tatawagin, high school talaga ang pinaka-the best. Marami akong memories dyan na hindi ko makakalimutan sa aming magkakaibigan. Biglang parte ng pagkatao ko yung high school. Dyan ako maraming natutunan, experience sa buhay na hanggang ngayon eh, dala-dala ko pa rin. Na hanggang ngayon eh, nagagamit ko pa rin mga kapanalig bilang si Louie TV. Diba, Bibi? Yes. Uh-huh. Ito talaga ang pinaka maganda po mag-aral ka. Oh, high school, no? Kasi andan natin yung mga kalukuhan eh. Oo nga, oo. Ikaw din, maloko ka rin ng high school? Oo. Oo. Balik ako ng first year. First year, babalik ka? Nagbalik ka? Oo, parang pala tayo nagbalik. Kasi hindi ako pumasok sa school. Doon na kami sa ilong nililigo. Ah, nagkakating ka? Oo. Oh, very good pala, no? Oh. Kasama yung magkaibigan. Oh, kasama. Ako ipagmamalaki ko lang, hindi ako nag-cutting nung high school. Alam niyo na rin naman natin na kwento ko na eh, elementary isang beses lang, pero hindi ako nag-enjoy sa pagka-cutting na 'yan. Kasi pag nag-cutting ka, magtatago ka.
kung saan kami nakakarating, lakad ng lakad, nakakapagod, tapos magtatago ka sa ilalim ng track, eh hindi pa naman uso ang computer nun, nung elementary. Hindi ka tulad ngayon, pag nag-cutting ka, pwede ka maglaro ng computer, ganyan, di ba? Pupunta ka sa comm shop, magpapalit ka lang ng uniform. Yun ang hindi ko talaga na-experience nung high school ako. So yun lang ang ipagmamalaki ko. Kaya, kayo may mga estudyante na nanonood dito, huwag kayong ano, magka-cutting. May mga ano naman dyan eh, pag after ng school, o tsaka kayo ano, tsaka kayo magliwaliw, tsaka kayo mag-computer, tsaka kayo maglaro. Diba? Mas matututo pa kayo. Para sa inyo rin naman yan eh. Sabagay, hindi naman ako nagmamalinis na ano, part lang talaga ng kabataan yan. Depende pa rin sa inyo kung ano yung gusto nyong trip. Pero mas mabuting wag na, para matuwa rin sa inyo ang teacher nyo. At para hindi kayo malate sa mga pinag-aaralan. So, minsan kasi, pag hindi tayo pumapasok, magugulat tayo. Masyado na tayo naiiwan sa mga pinag-aaralan natin. Hindi natin maintindihan. Tapos pag meron ng exam, pag nandyan na yung mga kailangan na sagutan, yung biglang magkakaroon ng quiz, wala tayong may sagot. Ganon din ako dati. Sa bagay, may malinaw naman mata ko eh. Mga galing ako mangumpia dati. Naalala ko dati, meron akong kaklase, mga kapanalig, no? Ang lakas niya talaga mangopia. Talagang, ano talaga, yung talagang kukopyahin niya halos lahat sa inyo. Kulang na lang, pati pangalan mo, kopyahin eh. Pati apelido mo, middle name mo. Tapos pag siya yung kukopyahan mo, ayaw niya na magpakopya. Napaka madamot siyang, ano, kaklase, mga kapanalig. Meron ganun eh, ang lakas mangopia, pero pagdating sa'yo, ayaw kanya pakopyahin. Ito si Anaman, kung saan siya pupunta, tapos pag napagsarhan, ay! Hello, JJ! Biglang nagbago yung mood. Oh, mga layas kayo. Kung saan sa kayo pupunta. Si JJ din, layas. Oh, pre! Kamusta? Tagay na ba? JJ, nakita yung tito niya. Yung malaking ano sa akin, mga kapanalig, nung nasama ako sa pagbabangka dito sa Kila Idol, dito sa Bukana, nawala yung pagiging ano ko, mahihiluhin sa tubig, sa dagat. Nasanay ako na ano, na sumisid ng malalim. Nakakita ko ng mga iba't ibang uri ng isda na hindi ko pa nakikita nung bata pa ako. Kahit nasa Nabotas kasi ako, hindi naman ako sumasama sa bangka. Kahit maraming bangka doon sa paligid namin, mga kapanalig, kasi hindi ko rin hilig. Pero nung napunta ako dito, ayun, nabigyan ako ng pagkakataon para ma-explore yung mga isla dito, makarating sa magagandang beach, makapag-banding, makapag-overnight sa whites, yung sa mga magagandang lugar katulad nga ng Fortune Island, ng Twin Island, White Beach, at kung saan-saan pa. Talagang na-enjoy ko yung mga part na yun nung nagbablog ako, mga kapanalig, dito, no. Ano pa ba? Yung ma-experience mo yung mag-overnight kayo sa bangka ng tatlong araw na walang ligo-ligo, yung tipong anghap din na ng tenga mo, anghap din ng mga singit-singit mo dahil wala pa kayong ligo, tatlong araw na yun, na ano ko yun, nagawa ko yun, mga panalig, at na-experience ko. At manghuli, mamana ng isda tuwing gabi. Hindi naman tuwing gabi, as in magseset kayo dun sa likod ng Fortune Island. Talagang maghahalo yung takot mo, mga kapanalig. Kailangan meron kang lakas ng loob, tapang para gawin yun. At syempre dapat marunong kang lumangoy. At hindi ka nervyoso, nerviosa. Hindi mo kasi magagawa na mamana ng isda pag ganoong oras, dahil napakadilim. Ang ilaw nyo lang, mga kapanalig, ay yung flashlight na malakas. Ang diskarte dyan, kaya gabi ginagawa yung pamamana na yan. Dahil ang isda, pag natutukan niya sa mata, mga kapanalig, parang nabubulag na sila. So hindi sila makakagalaw-galaw. So pwede mo na silang panain. So ayun, isa 'yon sa mga experience na hindi ko makakalimutan. Dahil kung nerbiyoso ka, pagluso mo pa lang talaga ng tubig, may isip mo na parang meron nang kakain sa iyo sa likod. Parang meron nang nakasunod na pating, baka may nakasunod na sa iyo na malaking bagay. Kumbaga mindset na lang 'yan eh. Kung isipin mo talaga na matatakot ka, ay matatakot ka. Pero nangyayari naman talaga 'yun sa mga iba-ibang kwento na talagang may mga pating na ano, na talagang nakakabiktima ng tao. Pero syempre, kung oras mo na nga, oras mo na. Napakaganda na experience nun. At hindi ko rin makakalimutan na pag kaming dalawa na Idol Jumper Sniper, mga kapanalig, pupunta lang kami ng alikod ng Fortune Island dyan. Tapos maghapon na naman kami. Tapos paligsahan lang kami niyang sumisid. Dapat maabot ko yung buhangin dun sa pinakababa. Tapos iaangat mo.
yung pinaka-dabi sa amin. Kaya ang lakas ng resistensya ko noon, pati si Idol, mga kapanalig, no? Hindi kami basta-basta napapagod dahil langoy lang kami ng langoy. At ang tubig alat kasi, igamot rin niya sa katawan. Kaya talagang sobrang lakas ng resistensya. At hindi pa ako masyadong masela noon sa araw. Hindi pa ako nagkakaroon ng mga puti-puti noon. Kaya nung unang sabak ko dito, mga kapanalig, nung pandemic pa, wala akong pakialam sa ano. Wala akong pakialam sa araw. So lagi kami nagbababa, hindi ako naglalagay ng mask, hindi ako naglalagay ng sombrero, hindi ako naglo-long sleeve. Wala akong pakialam kahit maging tutong na ako, no. Kasi sabi ko, ano 'to eh, parang pinaka anak buhay namin. So okay lang na umitim at minsan lang naman ma-experience. At saka ano pa ba, hindi ko pa makakalimutan yung isa pang nag-ano kami nasa lungo, mga kapanalig, no. Isa 'yon sa talagang susubok sa haba ng hininga mo pag merong salungo. Kasi ang pagsisid ng salungo, parang ano yun eh, habang nakakita ka ng palalim ng salungo, pag nakuha mo yun, iba yung pakiramdam eh. Parang sasabi mo sa sarili mo na, wow, iba na ako. Ang lalim ko na sumisid, ang tagal ko ng ano, pumigil ng hininga sa ilalim. Kasi ang salungo, makikita mo yan pag malalim na, maliit lang siya. Pero pag nakuha mo yon at nasisid mo, mga kapanalig, talagang ano, malaki. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan sa mga panahon na nangingisda pa kami kasama ko si Idol Jabber Sniper. Hindi lang si Idol, yung mga sila Kuya Michael, sila Kuya Dagul, at kung sino-sino pa dito sa Bukana. Yung salungo na yun, maghapon din yun, mga kapanalig. Kaya talagang mapapractice yung lungs mo, sasakit na yung tenga mo. Kasi sa sobrang pagsisid, yung pressure nga sa ilalim, eh hindi basta-basta. Ang tubig alat kasi, ano yan eh, ibang-iba sa tubig tabang. Ang tubig alat, matindi yung pressure niyan pag ano, habang lumalalim. Ang tubig tabang naman, pag lumalangoy ka, parang ambigat. Kasi tubig tabang nga eh, hindi katulad sa alat na medyo lulutang-lutang ka, mga kapanalig, no. Kaya iba-iba talaga sa dagat kaysa sa tubig tabang. Mahirap lumangoy sa tubig tabang. Mabigat yung pakiramdam mo. At syempre, bakit ko ba makakalimutan yung mga panahon na kasama ko si Kuya Michael nung nangingisda pa kami gamit yung kanyang bangka na talagang binagyo kami. Nakuwento ko na rin to at napanood na naman ng mga matagal na subscriber dito. Para sa mga bago, muntik na rin kaming madali ng kidlat kasi nung mga panahon na yun, nasa likod lang yung kidlat namin, nasa harapan. Tapos sa yung mga panahon na sobrang tapang ko pa kasi wala akong pakialam na kahit may kidlat dyan, magbablog pa rin ako. Kumbaga hindi ko iniisip na baka tamaan ako. Ang gusto ko lang talaga nung mga panahon na yun, makakuha ng magandang clip. Feeling ko isa akong reporter na sumasabak sa bagyo para lang mapakita sa inyo, mapakita sa mga viewers na kung ano ba yung nangyayari. Feeling ko reporter ako nun, mga kapanalig eh. So, ang sarap sa lang sa pakiramdam na na-experience ko yung mga bagay na yun, no? Kasi kung isipin mo nga na matatakot ka, talagang matataranta ka. Tinitignan ko lang din si Kuya Michael nung kung natataranta siya o natatakot. Hindi naman, talagang naka-cover lang siya na ganoon. Tapos unti-unti lang kaming umaano sa gilid, pupunta sa pangpang. Nag-aalala si Idol Jabber Sniper no, kasi sobrang lakas nga ng ulan. At sa awa ng Diyos, nakarating at buhay pa rin hanggang dito ngayon. Nagsasalita sa inyong harapan, kaya okay naman siya. Yung mga experience na hindi ko makakalimutan. Ay, nung nag-outing naman kami, mga kapanalig, hindi ko na maalala eh, basta gamit namin yung malaking bangka, yung Mary Ann. Ang lakas din ng ulan noon, pauwi. Tapos biglang kumidlat, nakahawak ako sa tubo. Sa tubo na yun, biglang gumapang yung kuryente. Sabi ko, grabe, sobrang kinakabahan ako noon. Pero hindi mo pwede ipakita sa mga kasama mong kinakabahan ka eh. Kasi pag naghawa-hawa kayo ng ano, ng kaba, eh lahat na yan matataranta. Pag nagpanik yung bawat isa dyan eh, mahirap na. Kaya dapat, isa, pag may mga ganyan, isa ka sa ano, isa ka sa pagkukuhanan ng lakas ng loob. Hindi ikaw yung magbibigay sa kanilang dahilan para matakot din sila, di ba? Tulog pa rin hanggang ngayon si Idol. Kaya tamang daldal lang talaga ako dito ngayon, mga kapanalig, habang nakatitig dun sa dagat, no? Yung sa harap na yan, marami rin ako mga experience dyan. Gigising ka ng umaga, tapos maliligo ka. Sa after maligo, banlaw. Tapos lari ka na naman sa vlog. Ang ano pa noon, yung sobrang experience na nakakatuwa lang din. Kinikwento ko lang yung mga experience ko nung naano ako sa pangingisda. Gigising kayo ng madaling araw, alauna, ganyan, alas dos, kaya alas tres, ganyan. Minsan, iinom kayo ng alas siyete ng gabi kahit alam mo nang merong ano, meron kayong labas ng bangka.
nag-experience ko nga niya nung umuha kami ng ano, ng Banagan, yung lobster. Sumama ako, tapos bulul-bulul pa ako. Tapos gusto kong maging normal yung salita ko, pero hindi ko maitago sa viewers, no. Pero game pa rin ako. Talagang sobrang saya. Kahit papaano, marami naman kami nahuli ni Kuya The Gold nun, yung Banagan. Yung lobster, mahal talaga yun, mga kapanalig. Sobrang ano lang din, medyo nakakatakot. Kasi sa area ng Banagan, wala ka na makikitang ilaw. Kahit mga kislap ng mga bahay-bahay sa gilid, wala na. Kaya kung may mangyari sa inyong masama doon, eh wala kayong hihinga ng saklolo, mga kapanalig. Pero ang sarap naman sa pakiramdam, pag marami kayong huli at nakauwi kayo dito, eh talagang kikita talaga kayo, mga kapanalig. No? Ang sarap ng lobster na yun. Pero sa ngayon, dahil nga high blood na, iwas-iwas na rin tayo. Ang lakas sa ano nun, lakas sa tawag ito, sa pang high blood. No, pampataas ng dugo yun. Meron nga dating na gano'n sa akin, parang medyo nahilo din ako nun. Meron nagbigay sa akin na pang mukbang, mga 3 piraso, inubos ko yun. Pero medyo nahilo ako, nakarecover din naman. Sarap na, isasawsaw mo lang sa suka, kasahaluan mo lang ng ibang mga pangsawsawan. The best na yun. Yun pa lang, kahit hindi ka na magkanin, the best na, mabubusog ka na talaga dun. Ay, gusto ko lang magpasalamat kay ano, kanina ba to? Yan ay galing kay Igorot Farmers in Hawaii. Yeah, kay Igorot Farmers in Hawaii, may t-shirt pala ako. Oh. Ang dami kong t-shirt ngayon. Sa t-shirt, ano yan? Planet So Weird. Planet So Weird. Maraming salamat po. Kay Mompant Fitness naman. Yeah. Ay, kay Ma'am Mompant, maraming salamat talaga dito. Mama Chup Chup, I love you. Nakuha ko na, meron na tayo sa suotin at meron na tayo dadagdag sa mga damit natin. Hi, sexy. Grabe si Melay, no? Namumulang kanyang mga pisngi. Bakit pag si Louie ang babati sa'yo, nakangiti ka? Bakit si JR? Walang bing. Si JR, uuusok yung mukha mo. Pag ako bumabati, malambing. Pag kasi, si JR. Ikaw kasi, huwag mo kasi mamanyak eh. Oh. Hinahawakan mo eh. Ganyan pala ginagawa mo kay Melay, ah. Hinahawakan para... Oo. Oo. Ano? Mas madama niya? Mas madama niya yung ano, yung haplos mo? Aking pagmamahal. Ah, ganun pala. Kaya pala may... Alam, ano pangalan niya? Ha? Ano pangalan? Milji. Milji. Ginawa ko na sila ng pangalan. Mele, at saka JR, kaya MLJ. Nagkaroon pa kayo ng love team pala? Oo. O kaya pala galit na galit sa'yo? Galit sa akin. Kaya pala mainit ang dugo sa'yo. Pag sa akin bumati, ano eh, hi! Pag sa'yo. Tawagin mo. Hi! Wag, baka mainis. No? At ayun na nga, maraming salamat po ulit dito sa mga nagbigay. Ngayon ko lang po nakuha. At mamaya. Ano pangalan? Anong? Mel J. Mel J pala yung love. Ay! Ayos sa love team? Ayos sa love team nyo? Ba't gano'n? Ano? Meloy. Meloy? Meloy. Meloy. Melay tsaka Louie. Oh, Meloy. Wag mo kasi masyadong mamanyakin. Ikaw naman eh. Ayaw tuloy sa iyo. Meloy? Yeah. Parang may katulog na nyo. Melowit. Loko-loko. Loko-loko kayo ah. So babalik muna ako dito sa may taas para makapag-edit-edit. At si Idol ay tulog pa din. Kaya wag muna natin istorbuin. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Silipin natin pa yun. Tulog pa siya. So kayo nahanda nito. Hindi kita gugulatin kasi tulog si Idol. Ano yan? Wow, sinain. Sasayin lang ako na din. Ano yan? Carney. A carney. Okay. Yes. Sige. Diyan muna kayo. Grabe ko awa. Hey. Tulog. Oh! Makakaligo na ako. Uy! Kasi may damit na ako. Okay. Buti ka pa. Ako marami na naman labahin. Ha? Naman. Oo nga. Hindi, joke lang. Hindi na ako nagpapalit ng video. Ikaw ito yun. Laundry. Dati nagpapalaundry din ako dito eh. Dahil mas mabilis nga. Kaso nga lang, medyo malapit lang naman kayang motorin. Tapos nang huli, nagpapalaba na lang ako. Tapos bandang huli, ako na naglalaba. Depende lang sa trip. So ano mga kapanalig, magpapaalam muna ako no.
maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat dahil kahit kwentuhan lang itong ating vlog ngayon, kahit hindi kami natuloy ni Idol Jobber Sniper sa plano namin ngayong araw na to dahil nga nagkaroon ng problema, nakarating pa rin kayo dito sa dulo ng aking video. Maraming salamat talaga sa suporta ninyo at hintayin nyo na lang po yung mga susunod pa na vlog ko, no? Hanggang dito na lang po mga kapanalig, I love you all, lagi tayo lahat magingat. Simula na magpulitan, kasama si Inuitin.